Iligan City ang first stop ni Vice President Lenny Robredo at kanyang team. Mga supporters mula sa iba-ibang sektor ang sumalubong sa kanila. Hinikayat ni VP Lenny ang kanyang mga supporters na labanan ang mga maling impormasyon at ipakalat ang platapormang gobyernong tapat, angat buhay lahat. Sinabi rin niyang hindi niya palalampasin ang potensyal ng Northern Mindanao na tahanan noon ng National Steel Corporation. Gaya na sabi ko, pati power, geothermal, malaki yung opportunity lalo dito sa Lanao del Norte na kailangan siyang seryosohin na i-assess saan ba yung kulang, ano ba yung kulang, pero dapat yung gobyerno yung mamuno. Yung gobyerno mamuno para tingnan kung paano matutulungan yung iba't ibang mga players para mag-provide ulit ng opportunity na nandiyan. Lahat ng tao dito, volunteers, walang hakot, walang ginawa. Noong 2016 vice presidential elections, lamang si Bongbong Marcos Jr. sa Iligan. Kay VP Lenny naman ang probinsya ng Lanao del Norte. It's not as if bumabalik lang kami dito dahil election. Pero yung relationship namin sa maraming mga grupo dito ay na-establish over the last 6 years. So para sa akin, kung marami ako na ipanalo dito in 2016 na wala pa akong relationships na nabubuo, lalo ngayon. Personal na nakita ni Nurol Izan na napilitang lumipat sa Iligan City mula sa Marawi ang mga ginawa ng opisina ni VP Lenny. Si Lenny po, naging present po siya sa lahat po ng isolated areas po sa Marawi, since I'm from Marawi. Present po talaga siya on the ground at nakita po namin yung tulong niya sa amin, long term pati short term po. Sa mga bayang pinupuntahan ni VP Lenny, kadalasan na may mga dumarayo na mula sa mga ibang bayan at ibang probinsya, tulad dito sa Iligan City. Merong mga galing sa ibang bayan ng Lanao del Norte at Lanao del Sur. Tumuntong din sa entablado si dating bayan muna Representative Nery Colmenares na bagamat wala sa 12-person senatorial slate ni VP Lenny ay nasa listahan naman ng ine-endorso ng grupong isang bayan. Hiwalay namang nangampanya ang running mate ni VP Lenny na si Senador Kiko Pangilinan sa Pampanga at Tarlac kasama ang asawang si Sharon Cuneta at anak ni VP Lenny na si Jillian. To be able to cover more ground, pero magkasama kami on Thursday and Friday. So, minsan hindi kami magkasama, minsan magkakasama kami. Ganun talaga dahil hindi biro, 63 million ang botante o 65 million. So, ang dami, no? Physically impossible makuha lahat kung kami magkasabay lagi. Mawala lang ningning ng between ko sa pelikula. Manalo lang po ang Lenny at Kiko. Tiniyak naman ni Pangilinan na pinahahalagahan nila ni VP Lenny ang mga debate para maiparating sa mga tao ang kanilang plataporma. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.